Patay-diling po lahat mga manaman na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadaling po natin. Mangaral natin beloved preacher, Ronald Rimando. Palakpakan po natin ating pinamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved aking kapamangaral, beloved Brother Ray. Tayo po muna mga minamahal ko ay sama-sama manalangin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Bless you. Dakila naming Diyos, sa maraming banal sa matamis at makaparang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan o Diyos na iyong tinanggap at pinagpala ang naunang bahagi ng aming pagsamba na kaabot sa iyong trono ng biyaya dyan sa kalangitan aming pinakamamahal na Panginoon, lalo't higit o Diyos sa iyong napakatamis na presensya, mahal na Panginoon na patuloy pong ipinapadarma sa bawat sa amin, mahal na Panginoon sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapag-aral ng basalita. Maraming salamat po. Ngunit bagong lahat, mahal na Panginoon, kami po muna ay humihabag kapatawaran saan mo man nasumpungan bawat sa amin, nakagawa, nakaisip, nakabanggit ng hindi ka nalugod. Mahal na Panginoon, nagsumamo po kami ng kapatawaran aming dakilang Diyos sa tinadalangin po namin, O God, sa puno at panalangin po namin ginagalang minamahal Pastor Weldy Estrada Almeida, yung time prophet, O God, O Diyos. Pagpalain mo po aming pag-aaral, basalita, malapain, buksan mo aming karunungan at unawa, mapag-unawa po naming lubusan, aming pag-aralan. Ngayong hapong ito, aming pinakamamahal na Panginoon, sa ganang akin po, Diyos, walang-wala pa akong magagawa, malapain ako pa'y basaan. Maraming basaan lamang sa iyong harapan ipang kinabagan, pinagpala, nilinis. Malapain noon, kasi sa pagkakataon po ito, malapain noon, sumamong lingkod mo, gamitin mo, malapain noon, ang aking dila, buksan mo aking mga labi, may paig ng maayos aming pag-aralan. Ngayong hapong ito, O Diyos, sa ngayon tayo walugan, samahan mo ako ng kapangyarihan, O Diyos. Ito pang aming samot panalangin sa matamis at makaraming pangalan mo, aming pinakamamahal pa Jesu Kristo, sa pagkakataong ito, ay sama-sama naming sinasaway, tinatabay, pinapalayas lahat ng uri kao ni Satanas, and believing that all demons cast out, be bound into hell, can be there forever and ever. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko. God bless you so much po, mga minamahal. Pwede na po tayong umupo at mag-aral na po tayo ng salita ng ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Ngunit bagong lahat, nyo bang lingkod ay nagpapahayag ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagwalhati, pagsamba, pagpaparangal tanging sa ating napakabait na Diyos na buhay sa langit sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo, aking dobling paggalang at pagbati, mga minamahal ko, sa ating minamahal at kinagalang mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, ang propeta ng ating napakabait na Diyos ngayong huling kapanahunan, mga minamahal ko, at di po nating malimut ang mga alaala sa lahat ng pinangaral po sa atin ng ating beloved Honorable San Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Mamadir, mga minamahal, at sa buong sambahayan ng ating ginagalang minamahal Pastor, mga minamahal ko, sa lahat ng beloved children, grandchildren, children-in-law, and great grandchildren of our beloved pastor, mga minamahal, ako rin po ay nagbigay ng aking dobling paggalang at pagbati po, mga minamahal ko, praise God. Sa lahat ng ating mga live webcast viewers all over the world, purihin natin ang ating pinakmalapay noon. Magandang hapon po, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Happy viewing po, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakmamahal na Panginoon sa lahat ng aking kamanggagawa. Sa ubasan ng ating pinakmamalapay noon, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, Fred D. Assis, mga minamahal. Purihin natin ang dakilang Diyos. Magandang hapon po, mga minamahal, sa lahat ng mamanggagawa ng ating Panginoon, sa lahat ng mga beloved choir members, mga instrumentalists, at sa inyo pong lahat, aking minamahal na kapatid sa ating napakabait na Diyos. Palakpakan po muna natin ng malakas at masayang palakpak ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, praise God, bigyan po natin ng pamagat ang ating pag-aralan ngayong hapong ito, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Assurances to be included in the rapture. Assurances to be included in the rapture. Mga katiyakang makakasama sa rapture. Katiyakang makakasama sa rapture, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. At ihanda, mga minamahal, ang ating mga talata dito po sa Genesis, kapitulo po 6. Ang talata po ay 8 hanggang 9. Genesis, kapitulo po 7. Ang talata po ay 1. Ikalawang Pedro, kapitulo po 2. Ang talata po ay 5. At Matthew, chapter 24, verse 37 to 39. Sunod-sunod na po ito, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating napakabait na Diyos. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanata 6, talata 8 hanggang 9. Datapot si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Genesis talatang 7, kabanatang 1,
At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulang ka at iyong buong sambayanan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Dito po sa aklat na ikalawang Pedro 2:5. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, dadapat iningatan si Noe, na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang pito pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Mateo 24, versikulo 37 hanggang 39. Ito po ang sinasabi. At kung paano mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinapagpangasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagkagunaw at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Amen. Palagpagan natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko. Yung ating titulo, mga minamahal, kindly po sa ating beloved na lyrics, mga minamahal, may S po yun, assurances, mga minamahal. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Mga minamahal ko, napakahalaga po ang ating pag-aralan ngayong hapong ito, mga minamahal. Kinakailangan po nating maintindihan ito sapagkat ang pagbabalik ng mahal na Panginoon ay kagaya po ng panahon po ni Noah, mga minamahal. Praise God, na wala pong ibang naligtas noong panahon na iyon, kundi po si Noah lamang at ang kanyang buong sangbahayan, mga minamahal ko. At malapit na po ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Nakikita na po natin lahat ng mga palatandaan, mga minamahal, at lahat ng pangangaral ay patungkol na po sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya kinakailangan, mga minamahal ko, magbantay talaga ang bawat isa sa ating kanya-kanyang kaligtasan, mga minamahal. Ito po yung pinaka-importanting bagay, mga minamahal, na makasama po tayo sa rapture. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kapag hindi ka nakasama, mga minamahal, sa rapture, mga minamahal, sa anumang kadahilanan, mga minamahal ko, walang ibang lugi kundi tayo na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagsisisihan mo talaga, mga minamahal, praise God, kapag ikaw ay naiwan sa pagdagit ng mga banal, mga minamahal ko, kagaya po ng pagsisisi ng mga naiwan, purihin natin ang ating dakilang Diyos, at hindi nakasama, mga minamahal, doon sa doong ni Noah na pinagawa ng mahal na Panginoon. Ganun po, mga minamahal, mas terrible pa yung ating pagsisisi. Kaya sayang lamang yung ating pinaglingkod sa mahal na Panginoon kapag hindi po tayo, mga minamahal, nakasama sa rapture. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal ko, ito yung pinakasiguraduhin natin sa lahat. Hindi yung araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal, o katiyakan sa kinabukasan natin dito, mga minamahal, sa mundo na ating kinagagalawan, kundi, mga minamahal, yung tiyak na tiyak mo, mga minamahal, ang magandang kapalaran mo sa piling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung tutuusin, mga minamahal, praise God, yung panahon ni Noah, mga minamahal ko, marami po, mga minamahal, doon sa panahon ni Noah, mga minamahal ko, na sila po ay nangangarap para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang masakit na bagay, nung dumating yung kawakasan, mga minamahal ko, at natupad na yung pinapangaral ni Noah, lahat, mga minamahal, hindi naniwala kay Noah, sila po lahat ay nangapahamak, mga minamahal. Palakpakan muna natin ang ating napakabait na Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Kaya, mga minamahal ko, hindi tumigil sa pangangaral ang ating dearly beloved pastor. Simula pa po, mga minamahal, tinawag ng mahal na Panginoon. Hanggang sa panahon natin ngayon, mga minamahal, sa mga tinawag na mangaral ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng mga bunga ng ating dearly beloved pastor, hindi po tumitigil sa pangangaral patungkol po sa rapture. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, kahit nasa mahirap ka na kalagayan, magpatuloy ka sa katwiran ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, si Noah, mga minamahal, lumakad nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag lumakad ka nakasama ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit anong mangyari, kahit anong circumstances, mga minamahal, kahirapan dumating sa buhay mo, magpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nahihirapan ka man, magpatuloy ka, mga minamahal, anuman yung tungkulin na ipag-iniatang sa'yo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bigyan muna natin ng malakas na palakpak ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Praise God. Kaya mga minamahal, sa panahon natin ngayon, napakarami pong ginagawa ng kaaway na Diablo para ikaw lamang ay mabaling sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito na, mga minamahal. Praise God, yung ating kaligtasan, nandito na yung ating kaligtasan. Yung araw, yung tuwing araw ng panambahan natin, nandito ka nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinusunod mo yung kalooban ng ating dakilang Diyos, yung puso ng mahal na Panginoon na gusto niya, mga minamahal. Maligtas ang sangkatauhan nasa iyo, mga minamahal. Praise God, ang mga katangian, praise God, upang ikaw ay nakakasiguro ng kaligtasan, mga minamahal ko, ay ito. Praise God, kinakailangang ikaw, una, kinakailangan ikaw ay lumalakad na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan, mga minamahal, nararamdaman mo yun, na tayo ay lumalakad na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Paano nga po ba yun, mga minamahal? Praise God, na tayo ay lumalakad na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nararamdaman mo, mga minamahal, praise God, nararamdaman mo yung layunin ng mahal na Panginoon, na ang sangkatauhan gusto ng Diyos na iligtas, mga minamahal. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ano yung gagawin natin? Hindi po, mga minamahal, praise God, yung nandito lamang, mga minamahal, tayo nagsasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. May tungkulin tayo, mga minamahal, praise God. May tungkulin tayo sa sangkatauhan, mga minamahal, na ipalaganap, ipagsabi, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung natanggap nating pagpapala at nalaman nating kaligtasan. Ito po, mga minamahal, yung ibahagi natin sila upang sa kanila, mga minamahal, upang sila rin po ay maligtas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 28 verse 18 to 20, mga minamahal. Ano po ang sabi diyan, mga minamahal ko? Praise God. Na ituruan natin yung mga bansa, ipahayag natin yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang mabautismuhan hindi mapapahamak, bagamat hindi, mga minamahal, mabautismuhan parurusahan. Amen. Praise God. Kapag naipagsabi, na inagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, na ito, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kinakailang maramdaman mo yon, mga minamahal. May pwersa na nagtutulak palagi sa iyo, mga minamahal. Lalong-lalo na nandyan yung ating mga leaflets. Wala nang hadlang, mga minamahal ko, na tayo po, mga minamahal, maipahayag yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nga walang leaflets eh, mga minamahal. Yung ginawa ng Diyos na patutuo sa iyo, mga minamahal, yung ginawa ng Diyos na pagkonverti sa iyo, kung paano mo naramdaman yung pagpapala at naranasan yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Sapat na yon, mga minamahal ko, upang lahat ng nakakasalamuha mo, malaman nila na sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, may buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Kapag nasa iyo yan, yung unang palatandaan, mga minamahal, praise God, yung unang palatandaan, mga minamahal, kapag nasa iyo yan, nararamdaman mo, nakasama mo ang mahal na Panginoon, nakakatiyak ka na, makakasama ka sa rapture. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Pangalawa, mga minamahal, yung una, God is always in us. God is always in us. Mararamdaman mo talaga, mga minamahal, praise God, yung layunin ng malapay, yung puso ng malapay noon, praise God, na gusto niyang iligtas ang buong sanglibutan. Purihin natin ang ating pinakamamalapay. Pangalawa, mga minamahal, praise God, bless those accepts us and receives us. Yung mga naahayuan natin, mga minamahal, praise God, sila ay pagpapalain. Amen? Palapakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Sila ay pagpapalain. Kung paano po tayo pinagpala, mga minamahal, nung napakinggan natin ang aral ng katotohanan na ipinangaral sa atin ng ating dearly beloved pastor, ganun din po pagpapalain yung ating mga nababahaginan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo pinagpala, mga minamahal? Dahil sinamahan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon yung unang nagbahagi sa atin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating napakabait na Diyos. Pangalawang palatandaan yan, mga minamahal, na kinakailang kapag naghayo ka, may duplication, mga minamahal, praise God. Mararanasan din ng mga hinayuan mo, mga minamahal, praise God, yung mga naranasan mong pagpapala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya, ang dami ang pinagpala sa San Ildefonso eh. Glory to God lang, mga minamahal. Ang dami pinagpala, mga minamahal, mga wasak na tahanan, binuo ng ating pinakamamahal na Panginoon, malalalang karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon, mga kitungin, nilinis ng ating dakilang Diyos, hallelujah, patunay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yan, na sinasamahan tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bunga ng ating beloved brother Ray Santos, mga minamahal, beloved elder, purihin natin ang dakilang Diyos. Praise God, kamanghamangha, mga minamahal, ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Praise God, pagkatapos ng bautismo,
Pagkatapos ng bautismo, pag-ahon nila, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ganyan po, mga minamahal. Praise God, yung ikalawa, mga minamahal na palatandaan na tayo po'y nakakasiguro na, mga minamahal. Praise God, na makasama sa rapture. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kaya mga minamahal, totoo ang ating dearly beloved pastor sa lahat mga minamahal ng mga pastor, sa lahat mga minamahal na nagsasabi na sa katotohanan sila, mga minamahal, walang ibang nasa katotohanan, mga minamahal ko, kundi yung sinamahan ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing sila ay nangangaral, mga minamahal, pinapahayag ang kabutihan ng mahal na Panginoon, nakikita talaga yung pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon, may kagalingan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal ko, walang ibang tunay na pastor, walang ibang tunay na propeta ng ating dakilang Diyos ngayong kapanahunan, kundi ang ating dearly beloved pastor. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos sapagkat, mga minamahal, nung tinanggap natin yung aral niya, tinanggap natin siya, mga minamahal, tinanggap natin yung aral niya, mga minamahal ko, tayo rin, mga minamahal, ay pinagpala kagaya po ng ating dearly beloved pastor. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Pangatlo, mga minamahal, praise God, our prayer will be answered. Ang ating mga panalangin, mga minamahal, ay tinutugon ng ating pinakamamahal. Yun po yung pangatlo, mga minamahal, na katiyakan na tayo po ay makakasama sa rapture. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ating beloved Sister Eleanor de Salva, purihin natin ang dakilang Diyos. Napaka-imposible yun, mga minamahal. Kapag hindi siya naglingkod sa ating pinakamalapay, napakinggan po natin yung patutuo niya kanina. Kapag hindi siya naglingkod sa mahal na Panginoon, praise God, napaka-imposible, mga minamahal, praise God, sa kanyang anak na siya ay hihingi ng tawad. Sapagkat, mga minamahal, praise God, ang kagaya ng kanyang anak na siya po ay talagang nagrebelde sa kanyang magulang, mga minamahal ko. Hindi po agad-agad yan, mga minamahal, o hindi hihingi ng tawad yung kanyang anak kung walang kumilos na kapangyarihan ang ating pinakamamalapay. Kung walang kumilos na kapangyarihan ng malapay nun, imposible yun, mga minamahal. Ngunit ano ang payo natin? Praise God, sa ating beloved Sister Eleanor de Salva, ano ang payo ng Jesus Miracle Crusade sa kanya nung siya po ay baguhan? Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, sapagkat dito sa gawain ng Diyos na buhay, may Diyos na tumutugon sa lahat ng panalangin. Mga minamahal ko, dahil nasubukan natin yun, mga minamahal eh, nasubukan ng ating dear beloved pastor na tinawag ng mahal na Panginoon, ipinangaral sa atin, nasubukan natin, ipinangaral din naman natin sa kanila, mga minamahal. Ngayon, totoo ang ating pinangaral, tinugon ng ating dakilang Diyos yung panalangin ng ating mahal na kapatid. Amen? Tumingin ng tawad yung kanyang anak ngayon, maayos na silang mag-ina. Amen? Pinagpala na po sila yung dati pong nagpalayas sa kanya na kanyang anak, mga minamahal. Siya na po ang ginagamit ng mahal na Panginoon upang siya po ay pagpalain material. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Una nating nakita na yan, mga minamahal, sa ating dearly beloved pastor. Nakita natin, mga minamahal, praise God, na lahat ng panalangin ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, ito po'y tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Wala na sana tayo ngayon, mga minamahal eh. Sapagkat noon pa man, year 2000, hindi ako nagkakamali, mga minamahal, yung dire-diretso, yung ating pagpupuri sa mahal na Panginoon ng panahon na iyon. Praise God, palit-palitan yon, mga minamahal, maghapon, magdamag, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, ano po yung dahilan? Meron daw babagsak na kometa galing sa kalawakan. Masisira ang mundo, mga minamahal. Ngunit dahil sa pangunat panalangin ng ating dearly beloved pastor, mga minamahal, natuloy po ba yon? Hindi po, mga minamahal, sapagkat dininig ng mahal na Panginoon ang panalangin ng isang taong matuwid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoo ang ating dearly beloved pastor. Totoo ang mga palatandaan, mga minamahal, praise God, yung ng mga tunay na dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, nandyan yung pagtugon ng ating napakabait na Diyos. Palakpakan muna natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Yun po yung pangatlo, mga minamahal, na palatandaan, praise God, na tayo po ay makakasama doon sa rapture. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Yung ating mga panalangin ay may katugunan. Kung hindi man tinutugon yan, mga minamahal, ibig sabihin may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. E minsan may mga panalangin tayo, hindi tinutugon. Bakit kaya hindi tinugon yung panalangin ko? Hindi kaya ako makakasama doon sa rapture? Hindi po, mga minamahal. Praise God. Dahil may kanya-kanyang dahilan. May dahilan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya-kanya po nating panalangin kung bakit
yung iba hindi po tinutugon ng ating napakabait na Diyos. Ngunit isang bagay ang napakatiyak, mga minamahal, hindi man tinugon yan ng ating pinakamamalapan, isang bagay ang napakatiyak para sa ikabubuti po natin yan, mga minamahal. Makikita mo, mga minamahal, balang araw, kaya pala hindi tinugon ng mahal na Panginoon yung aking panalangin na ito, dahil pala, praise God, may magandang layunin ang ating pinakamamahal na Panginoon para sa akin. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Praise God, ano yung pinakamagandang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin? Walang iba, mga minamahal, kundi yung tayo ay makasama sa pagdagit ng ating pinakamamahal na Panginoon, na anytime now, mga minamahal, pwede na pong mangyari yun, mga minamahal. Nandito na, mga minamahal, yung huling trumpeta, huling pangangaral, mga minamahal, patungkol po sa pagtapos, mga minamahal, ng sanlibutan ito, mga minamahal ko. Praise God. Upang ang bawat isa magsipagsisi. Hallelujah, praise God. Upang ang bawat isa magsipagsisi sa mga likong daan, liko nating mga daan, mga minamahal, lalong-lalo na yung hindi pa sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya iyon yung dahilan ng malapay noon, mga minamahal. Walang ibang dahilan ng malapay noon, kundi tayo lahat, mga minamahal, ay makasama sa piling ng ating pinakamamahal noon sa pamagitan po ng rapture. Kaya mga minamahal, praise God, minsan, mga minamahal, o kadalasan, mga minamahal, ang daing bulong ng kaaway para hindi na po tayo maglingkod, hindi po tayo magpatuloy, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, matagal na tayo sa paglilingkod sa malapay noon. Marami na tayong aral na napakinggan. Sa pangunang pangaral pa ng ating beloved pastor, wala po talaga tayong ibang pinakahangarin, kundi ang makasama sa pagdagit ng mga banal. Sapagkat kapag hindi ka nakasama dyan, kahindik-hindik na pangyayari, mangyayari sa'yo, pagsisisihan mo kung paano, mga minamahal. Praise God, yung mga tao noon, panahon ni Noah, sila po nagmamakaawa, kumakatok maari, mga minamahal, doon sa daong ni Noah. Ngunit huli na ang lahat, mga minamahal. Sa panahon natin ngayon, wala nang daong ni Noah. Wala na. Ang tanging kaligtasan, mga minamahal, yung rapture. Magkakaroon ka lamang noon kapag meron kang espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang mga palatandaan ay yung mga pinag-aaralan po natin. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Yun yung pangatlo, mga minamahal, na palatandaan. Yung ating mga panalangin ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pang-apat, mga minamahal, praise God, God is our priority, mga minamahal. Ang Diyos ang ating inuuna palagi, mga minamahal. Kapag nararamdaman mo yan, mga minamahal, praise God, na inuuna mo palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit ano pa yung ginagawa mo, mga minamahal, napaka-importante yung ginagawa mo, mga minamahal. Kapag inudyukan ka ng malapin, maghayo ka, anak, ipahayag mo ang kabutihan ko upang ang sangkatauhan ay maligtas, nandun yung pagsunod mo, mga minamahal. Ibig sabihin, ang Diyos ang priority mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. O kahit gaano kahalaga, mga minamahal, yung halaga na hinahawakan mo kapag nangusap ang mahal na Panginoon, anak, kailangan ito sa banal na gawain. Ipagkaloob mo ito, mga minamahal, andun yung pagsunod mo. At hindi ka lugi, mga minamahal, dahil ang nangusap sa'yo, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Matagal na tayo sa gawain ng malapan. Pinagpala tayo kung paano po kumilos ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, mga minamahal, magpapatuloy ang pagkilos ng malapan. Ano man yung pangungusap po niya sa atin, mga minamahal, hindi ka lugi sa pagsunod mo, sapagkat mas marami pa ang ipagkakaloob ng malapay noon na kapalit niyan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Yung mga kapatiran po natin, mga minamahal, na talagang yung pagsunod nila sa malapay, pagdinig po nila sa ating napakabait na Diyos, bagamat sila po yung mga negosyante, yung iba, mga minamahal, praise God, napakahalaga yung oras nila, mga minamahal, praise God, para sa kanilang negosyo. Ngunit minsan, kapag inudyukan sila ng malapay noon, maghayo ka, mga anak ko, maghayo ka, ipahayag mo ang kabutihan ko, dalhin mo yung liplits mo, ipagmigay mo yan, at makikilala nila na ako ay tunay na Diyos sa gawain ito, mga minamahal. Kapag yung iba sinusunod nila yon, mga minamahal ko, praise God, hindi po sila nawawalan. Mas lalo pa po silang pinagpapala, mga minamahal. Amen? Kadalasan yung mga naghahayo na mga negosyante nating minamahal na kapatiran, mas lalo pang pinagpapala. Bakit, mga minamahal? Patunay ng Diyos, na tunay na Diyos siyang buhay, praise God, na nangungusap po sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yung iba, mga minamahal ko, praise God, kahit na pinaka-iingatan na nilang kayamanan doon sa bangko, kapag nangusap ang malapay noon, anak, ilabas mo yan. Ibigay mo sa gawain ng malapay noon. Walang ano yun, ha? Walang pangungusap malapay noon. Praise God. Na sila po, mga minamahal, ay pagpapalain na masigit pa, mga minamahal. Ang ginawa lamang nila, sumunod sa kalooban ng malapay noon. Praise God. Anong naging resulta?
mas pinagpala sila ng ating napakabait na Diyos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Kaya sinuwa mga minamahal, nung nangusap sa kanyang malapay noon, gumawa ka ng daong. Hindi basta-basta daong yun, mga minamahal. Gumawa ka ng daong. Ang haba ay 300 cubits. Ang luwang ay 50 cubits. Ang taas, 30 cubits. Malaki yun. Ibig sabihin, malaki yun, mga minamahal. Praise God. Saan kukuha si Noah ng pampagawa niya? Siyempre, sa sarili niyang resources, mga minamahal. Kung ano man yung kabuhayan niya, doon niya kukuhanin yung panggawa niya. Walang ibinigay ng malapay noon. Praise God, nagagamitin niya para doon, mga minamahal. Ang ginawa ni Noah, sumunod lamang siya. Praise God. Hindi, walang katiyakan yun, mga minamahal. Kung siya ay pagpapalain pa ng material, ngunit bakit siya sumunod? Iisa lang ang katiyakan na alam ni Noah. Na sa panahon ng paggulaw, mga sa malapay noon. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Yun lamang yung katiyakan ni Noah, mga minamahal. Praise God. Kaya kahit gaano kahirap yun, yung pinapagawa sa kanya ng malapay noon, andun yung masaya niyang pagsunod. Sampo ng kanyang mahal sa buhay. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Praise God. At hindi lamang yung daong habang sila ay gumagawa, sabi ng ating nabasa, 2 Peter chapter 2 verse 5, mga minamahal, they are the preachers of righteousness. Sila ay nangangaral ng salita ng malapay noon. Habang sila ay gumagawa, mga minamahal, nangangaral sila ng katwiran ng malapay noon. Sa dinami-dami ng mga tao, hindi na naniwala sa Diyos, mga minamahal, ang daming mga higante gumagawa ng karahasan sa panahon na iyon, mga minamahal. Ngunit sila ay matapang na ipinapangaral ang kalooban ng malapay noon. Ipinapangaral, mga minamahal, ang katwiran ng ating napakabait na Diyos. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Praise God. Kaya nga naman, mga minamahal, sa kabila ng mga bagay na yon na pagsunod nila sa malapay noon, nung panahon na dumating yung paggunaw, praise God, sila lamang yung naligtas. Purihin natin ang ating pinakamalapay. Sapagkat mangyayari pa ulit yun, mga minamahal. Mangyayari pa ulit yun, ngunit hindi na sa pamagitan po, mga minamahal, praise God, ng baha, kundi sa pamagitan po ng apoy. Kaya paghandaan talaga natin, yung puso natin, kinakailangan mga minamahal magkaroon ng pag-ibig sa lahat, mga minamahal, ng ating kakilala, sa lahat ng ating mga loved ones, kaklase, kaibigan, praise God, na sila rin po'y maligtas habang hindi pa huli ang lahat. Habang narito pa tayo nangaral ng katotohanan, ebanghelyo ng malapay noon, praise God, magkaroon tayo ng pag-ibig sa kanila, ipagsabi natin ang kabutihan ng malapay. Kaya pinagpala pa nga tayo sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Praise God, sapagkat meron na po tayong social media, magamit natin upang lalong maipahatid, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamalapay. Nung panahon ni Noah, wala silang ibang gamit, praise God, ng mga ganito, mga minamahal. Ngunit ngayon, pinagpala na tayo, mga minamahal. Ang daming paraan, mga minamahal, ko upang maipahayag mo, praise God, ang kabutihan, kapangyarihan ng malapay noon, upang sila magsisampalataya, maniwala, mga minamahal, na dito sa gawain ng malapay noon, may Diyos na buhay na nagliligtas. Magliligtas at handang magbigay ng kaligtasan sa panahon po, mga minamahal. Praise God, na ang mundo ay magkaroon, mga minamahal. Praise God, na ma-reformat, mga minamahal, ang mundong ito. Papaguhin, mga minamahal, ang mundong ito. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan po ng rapture. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Kung sina Noah, mga minamahal, nakarating sila sa alapaap noon sa pamagitan po ng tubig. Lumaki yung tubig, mga minamahal, nakarating sila sa alapaap. Tayo naman, mga minamahal, makakapunta rin doon sa alapaap. Ngunit hindi na po sa pamagitan po ng tubig. Sa pamagitan po yun ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya tayo, mga minamahal, nagsusumikap magawa yung kalooban ng mahal na Panginoon. Praise God, na nararamdaman natin palagi na ang Diyos ay nasa atin, mga minamahal. Praise God, at tayo po, mga minamahal, ay sinusunod, mga minamahal, ng ating mga hinahayuan. Sila rin po'y pinagpapala kapag tayo po'y nag-aayon sa kanila. Kung paano po tayo pinagpala, mga minamahal, nararamdaman din po nila. At kung may panalangin tayo, tinutugon ng mahal na Panginoon at yung puso natin. Walang ibang priority kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God, kapag nararamdaman mo yan, mga minamahal ko, yung mga bagay na iyan, yung mga palatandaan na yan, 100%, mga minamahal ko, ikaw ay nakakasiguro na doon sa pagdagit ng mga banal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Praise God. Last verse na po natin, mga minamahal, 1 Peter chapter 1, verse 4. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen.
Amen. Purihin natin ang ating dakis. Sa isang manang di nasisira, ito yung mamanahin natin, mga minamahal. Ano yung pinagpuntahan ng mahal na Panginoon? Kina Noah at yung buo niyang sambahayan pagkatapos na iligtas ng mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Ano yung pinagpuntahan ng mahal na Panginoon? Pagkatapos ng baha, wala silang ibang ginawa kundi gumawa ulit, mga minamahal. Sila mismo gumawa ulit, mga minamahal, ng kanilang tirahan. Ngunit tayo hindi po, mga minamahal. Hindi tayo ganon sapagkat may inihanda na ng mahal na Panginoon para sa iyo at sa akin na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Sa mundong ito, mga minamahal, praise God, tignan mo yung pinakamagandang pagpapala na nakamtan mo sa malapay noon, material, mga minamahal. Tignan mo yon, mga minamahal, kung nakapagpatayo ka na ng bahay dahil sa biyaya ng malapay noon, pagmasdan mo, mga minamahal. Praise God. Pagmasdan mo siya, mga minamahal, at pasalamatan mo malapay noon kung bakit ka na ikaw ay pinagpala ng ganun, mga minamahal, kaganda na pagpapalang material. Mga minamahal ko, at tignan mo, mga minamahal, praise God, yung mga bagay na napakaganda dito sa mundo, na yung mga bagay na iyon na ginawa ng mga magagaling na inhinyero. At yung iba, mga minamahal ko, dinisign ng mga galing na designer, mga minamahal. Tignan mo yung mga bagay na iyon, praise God. Mga bahay na iyon, mga minamahal. Lahat ng iyon, mga minamahal, hindi po maitutumbas doon sa mamanahin natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay na yun, mga minamahal, walang mag-ikukumpara, mga minamahal, doon sa mamanahin natin ay pagkakaloob ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya gaano man, mga minamahal, ang hirap mo sa pagsunod mo sa kalooban ng mahal na Panginoon upang maipakita mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kung nangungusap ang Diyos na maghayo ka kahit gaano kahirap na sitwasyon, wala kang pamasahe, basta sinunod mo, mga minamahal, yung paghayo sa mahal na Panginoon, gawin mo yan, mga minamahal. Praise God, kahit gaano kahirap o kahit mga minamahal, yun na lang yung last money mo. Kapag nangusap ang malapin, ibigay mo yan, mga minamahal. Praise God, kahit maghirap ka pa, mga minamahal, sapagkat mas maganda yung kapalit niyan, yung mana na hindi nasisira sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit hindi naman tayo pababayaan ng malapin maghirap dito sa lupa, mga minamahal, dahil ginagawa tayo ng Diyos na patotoo niya. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo pinababayaan, mga minamahal. Ating beloved brother Jones Villanueva, blessed na blessed ako sa kanyang patotoo, mga minamahal. Praise God. Yung kanyang patotoo, mga minamahal, ating beloved in-laws po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, na nung siya po, mga minamahal, praise God, siya po ay nag-enroll doon sa kanilang eskwelahan. Pag dukot niya sa kanyang wallet, wala na, mga minamahal ko. Yung pambayad niya doon sa tuition niya, yung allowance niya ng pang isang buwan, wala na, mga minamahal. Eksakto na Miyerkules yon, dadalo siya sa gawain ng malapay noon. Dumalo siya, mga minamahal, praise God. At nung nandun na siya sa gawain ng malapay noon, meron pa siyang pera doon sa bulsa niya. Pamasahin na lang niya pauwi, mga minamahal. Ngunit may nangungusap sa kanya. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Wala po isang ibang gagawin kundi ibigay niya yung last money niya sa gawain ng malapain. Habang giving po, mga minamahal, yung assurance, nag-iikot, mga minamahal, ang bumubulong sa ating beloved brother Joms, ibigay mo yung last money mo sa gawain ng malapain noon. Kahit ang kapalit noon, mga minamahal, maglalakad siya pauwi sa bahay nila, mga minamahal. Ngunit hindi siya natakot sumunod sa kalooban ng malapay noon. Ibinigay niya yung last money niya sa gawain ng malapay na ano ang kapalit, mga minamahal. Praise God, bukod sa meron na isang mansyon sa langit, ano ang kapalit dito sa lupa? Praise God, pagkatapos niyang mag-CR, mag-toilet, mga minamahal, praise God, nung nandun na po siya, mga minamahal, sa toilet, meron pong matanda na lumapit sa kanya, anak, kunin mo ito. Pagtingin niya, napakalaking halaga, mga minamahal. Malaking halaga. At sabi ng ating beloved brother Joms, mga minamahal ko, siya po'y nagjo-duty sa Moranto. Ngunit, doon lang niya nakita yung matanda na iyon, mga minamahal. Praise God. At yung halaga na ibinibigay sa kanya, napakalaking halaga, pambayad na niya doon sa tuition niya at allowance niya ng isang buwan. Palakpakan natin. Nang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon, ganyan ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Ibig sabihin pala, kapag nangusap ang mahal na Panginoon, kahit gaano kahirap man ito, basta ito, mga minamahal, praise God, ay makakasiguro ka, praise God, na ang mahal na Panginoon, yung mahal na Panginoon na patuloy magpapala sa'yo kapag sinunod mo ito, mga minamahal. Praise God, huwag kang mag-atubili sa pagsunod, sapagkat merong maganda na resulta iyan. Pagpapalain ka sa langit, mga minamahal, pagpapalain ka dito sa lupa, pagpapala ng Diyos, patuloy na aagos sa'yo. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal,
Praise God, wala natang ibang pakasiguraduhin sa panahong ito, lalo na po mga minamahal, nakikita na natin yung malapit ng pagbabalik ng ating pinakmamalapain, kundi ang makasama ka sa rapture, mga minamahal. Praise God, yung mga pangarap mo dito sa lupa, mga minamahal. Praise God, pangarap mo mga minamahal, sa kinabukasan mo dito sa lupa, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, ito na yung panahon na tayo magsigising na sa matinding pagkagising. Kung noon, mga minamahal, tayo po'y nagpapakainit na hindi masyadong mainit. Ano ba yun, mga minamahal? Yung basta dumadalo ka na lamang, mga minamahal. Mas duplihin mo pa yung pagpapakainit mo ngayon, mga minamahal ko. Praise God, para ikaw ay makasama sa rapture. Kung dati, mga minamahal, ikaw po, mga minamahal, nagsasabi-sabi lang, praise God, na wala pong masyadong effort. Praise God, nagsasabi-sabi lang ng kabutihan ng malapin, wala pong masyadong effort. Dublihin mo lang, husto yung effort mo ngayon, mga minamahal. Praise God, meron po tayong leaflets dyan. Ipahayag natin ang kabutihan ng ating pinakamamalapan. Meron po tayong social media, loadan mo lang yan, mga minamahal. Makapag-evangelize ka na. Praise God, makapagpahayag ka na ng kabutihan ng ating pinakamamalapan. Meron po tayong live webcast. I-share mo yan, mga minamahal. Praise God, upang yung ating kababayan, yung mga tupa ng ating mabait na Diyos, sila rin po ay maabot. Hindi ka lugi, mga minamahal. Kahit gaano man kahirap ito, gawin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah, praise God. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Awitan na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ating pag-awit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, praise God. Lagi po nating asamin, mga minamahal, na maramdaman natin yung presensya ng ating pinakamamalapain, sapagkat magagawa lamang natin ang mga bagay, mga minamahal, praise God, na ipinapagawa ng malapainoon kapag ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Praise God. Kaya mga minamahal, kapag umaawit tayo sa malapainoon, talagang taimtim na pananalangin ang ating gagawin upang maramdaman natin yung presensya ng ating pinakamamalapainoon.